So kung talagang itong pulis na to ay talagang gago, sana hindi na lang dito sa kanyang pants ang hinawakan, kundi talagang kung ano, kung paano yung paghawak ng nanay sa anak, ganun ang ginawa niya para hindi na makapalag o kaya para hindi na makakilos, pero hindi yun ang ginawa niya. Dahil he was still exercising kung ano yung freedom ng bata. He was still free. O, tiningnan ko yung kamay niya. Kanan, kaliwa, na kamay. He was very free to do everything. Pwede na niyang suntukin. Pwede na niyang sampalin yung ano. Diba? At yung nanay, she was resisting na ibigay sa authority. Obviously, kaya ginaganon niya. O, diba? So, meaning to say, they were resisting in the first place. So, ito naman, itong police, hindi nga niya inaano yung ano niya eh, yung mismong harap niya eh, o nakatutok pa siya kung paano, ano na ang pangyayari doon, hindi siya nakatutok mismo dito sa mag-ina, unless na talagang kinakailangan. So yung kamay lang niya ang nagte-take over, ha? Yung kamay niya ang kumukontrol sa sitwasyon, pero it doesn't mean na siya mismo, o mas yung bata pa nga na si Frank, siya nga mismo yung talagang yung mukha na talagang dinidil-din na nga niya sa pagmumukha ng pulis eh, kung tutuusin. At siya yung nanghahamok talaga ng gulo. Siya yung naghamok, siya tala ng lalait, siya na yung gumagawa ng kung ano-anong commotion para lang mairita at para lang ano. And there was a case also, there was a certain situation also, nakita ko, na nagsalita yung bata, yung Frank, and then pati yung nanay napatawa. Oh, di ba? So ibig sabihin, they were trying to irritate, they were trying to insult this policeman. Okay, based on the published videos, the conduct of both the mother and son, plus the rest, prevents the police officer from carrying out his duties or makes it more difficult for him to perform his job to deliver the offender to the proper authorities with legal or reasonable grounds. Okay, meron naman siyang reasonable grounds para talaga dalhin siya. Kung sino mga in charge doon, let's say barangay and then police or whatever. Pero obviously, yung nanay ayaw niyang ibigay. And then, biglang may sumabad na isang babae. Hindi ko alam kung ano yon, kung kamag-anak, kung ate or whatever. And then by the time that he was trying to get rid of yung kamay ng pulis, tinatanggal niya yung kamay ng pulis. At doon na rin nag-react itong anak ng pulis na bata na maliit. Well, there's always a cause and effect. Sinasabi ko sa inyo, there's always a cause and effect here. Pero kung gago talagang pulis na to, dapat sinapak na lang niya. Isang sapak lang, isang sampal na, isang suntok lang para ma-release na nung kamay nung babae. But he didn't do it. He was still trying na i-move siya o kaya i-push siya, pero wala rin siyang nagawa, di ba? Wala rin siyang nagawa. So, ibig sabihin yung pagtitimpi niya nandoon pa rin intact.